Mga kapatid, sa pananampalataya, maganda po ang paksa natin ngayon. Ang atin pong paksa ay isang napakamahalaga po na desisyon sa buhay ng bawat tao. Ang desisyon ng kaligtasan. Paraiso o impyerno. Mamili ka. The choice. Paradise or hellfire. Ito po ang ating paksa, mga kapatid, sa pananampalataya. Ang buhay po natin sa mundong ito ay matagal na po yung 100 years. Napakatagal na yung 100 years. Kalimitan po, wala pang 50, ay namaalam na. Matagal na 70, namaalam na. Pinakamatagal na 80 plus, namaalam na. So, ang tanong natin ay sa maigsi na panahon na iyan. Maigsi po iyan kumpara sa eternity. Sa kabilang buhay po na walang katapusan forever. So, napakaigsi lang po kung ikukumpara mo sa kabilang buhay. Ang 100 years. So, therefore, bilang major, not only major, the greatest decision ng buhay ng tao, alin ang gusto mo? Ginugulo mo ang buhay mo rito sa mundo nang matagal na yung 100 years. Then sa kabilang buhay ay apoy ng impyerno, or ginugulo mo ang buhay mo sa mundong ito nang makahulugan. Then sa kabilang buhay ay forever na enjoyment, forever na kaligayahan. Kung tawagin ay paradise. Ito po ang ating paksa. Para po magkaroon tayo ng idea, ano ba ang buhay sa kabila? Kinakailangan i-portrait natin. Ilarawan natin. Kahit sa pamamagitan lang ng mga kataga. Ano ang hitsura ng kabilang buhay? Halimbawa, paraiso. Anong itsura ng paraiso? Then, ilarawan natin ano ang itsura ng impyerno. Kahit na sa abot lang ng ating makakayang oras sapagkat kulang na sa isang oras ang ating natitira na mga minuto. So, mga kapatid, sa pananampalataya, unahin natin ang buhay ng mga walang sampalataya. Buhay sa kabila ng mga walang sampalataya. Ibig sabihin po, buhay sa impyerno. Impyernong apoy. Pagkatapos po mailarawan natin ang buhay sa impyerno, then ilarawan naman natin ang paraiso. Then, kung ikaw ay talagang seryoso sa buhay, pupwede mong desisyonan ngayon mismo. October 1, 2017, kung alin ang gusto mo sa buhay mo. Magpakahirap-hirap ka dito sa mundo, sa kabilang buhay, mahirap pa rin lalo, or kahit naghirap ka sa mundo ito, sa kabilang buhay naman ay komportable. Sige po, unahin natin ang buhay ng walang pananampalataya. Buhay nila sa impyernong apoy. Chapter 88, verse 2, or Annal Kerim. Tutukan natin itong chapter 88. Dito natin kukunin yung ating lecture, chapter 88. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Wujuhu yawma idhin khashi'ah. Ang ibang mga mukha sa araw na iyan, tinutukoy po sa araw na iyan ay araw ng paghuhukom. Day of judgment ang tinutukoy. Ang ibang mga mukha sa araw na iyan ay hinamak, hamak, humiliated. Opo.
napakatindi po itong paglalarawan ng Quran tungkol po sa buhay ng walang sampalataya pagdating po sa araw ng paghuhukom. Verse 3, chapter 83 pa rin. Aamilatun nasibah. Nagpakahirap-hirap. Hapong-hapo. Ibig pong sabihin ng nagpakahirap-hirap ay dito sa mga makamundo na buhay na ito sa planetang daigdig, makikita mo yung tao nagpakahirap-hirap sa maraming gawain. Pinagkabalahan sa napakaraming gawain, lalo na po ng mga gawaing pagsamba. Pagsamba sa iba, maliban sa Allah. Sa buong pag-aakala na ang kaniyang pagsamba, na gawain na pagsamba ay gagantimpalaan. Nagpakapagod-pagod siya, gumastos siya ng efforts, gumastos siya ng panahon, pati na ng salapi. Sa kaniyang paglilingkod, sa kaniyang sinasamba na kaniyang itinatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sa kabilang buhay, siya ay hapong-hapo, hahamakin sa impyernong apoy. So may makikita kang mga tao, seryosong-seryoso sila sa kanilang paglilingkod, sa kanilang sinasamba. Dahilan sa kakapusan, sa kaalaman, sino ang dapat na sasambahin. Hindi nila sinasaliksik at inaalam. Paano mo sasambahin ang isang nilalang? Either nilalang ng Panginoon or nilikha lamang ng nilikha din. Nilikha ng Panginoon tulad ng tao, propeta. Nilikha ng nilikha din tulad ng rebulto. Bato, kahoy, kung ano-anong inanyuhang tao. So makikita natin na yung mama dito sa ibabaw ng mundo, taimtim, seryoso siya sa kaniyang pagsamba, mga gawain na pagsamba, gumugugol pa siya ng salapi. Pinaghirapan ng salapi, ginugugol niya bilang pagtugon sa mga mandato ng kaniyang relihiyon. Sa buong pag-aakalang gagantimpalaan siya, ngunit iyon pala, itutupok sa kanya sa impyernong apoy. So yun ang ibig sabihin ng binasa natin na verse 3. Amilatun nasibah. Nagpakahirap-hirap. Tinutukoy makamundo na buhay sa pagsamba sa mga diyos-diyosan at pagdating sa kabilang buhay, hapong-hapo sa parusa ng impyernong apoy. So may makikita kang mga tao na talagang sincere. Ikhlas, kumbaga, sa Islam. Tapat sa kanilang mga pagsamba, ngunit sa dahilan na ang kanilang sinasamba ay mali na sinasamba. Hindi karapat dapat sambahin. Diyan po sila. Pagdating sa kabilang buhay, hapong-hapo sa impyerno po'y sising-sisi. At sila po ay ibabalibag sa kumukulok na naglalagablab ng apoy, ng impyernong apoy. So, gaano man karelihiyoso yung mama, sa kaniyang pagsamba sa hindi naman totoo at hindi karapat dapat sambahin, gaano man siya kabanal na banal tingnan sa pagsamba sa hindi naman karapat dapat at walang karapatang sambahin, ang tawag rin ay act of disobedience to the Almighty Allah. So kung titingnan mo ay napakabanal niya, napakamasambahin niya, napaka-relihiyoso niyang tao, ngunit dahilan nga sa mali ang sinasamba, mali ang pukol ng kanyang pagsamba, sa halip na ang sasambahin niya, yung lumikha sa kanya, yung sinasamba ng lahat ng sinugo, ang sinamba niya ay iba. Ang tawag po roon ay disobedience. Sa mata
ng mga walang kaalaman din tungkol sa sino ang dapat sambahin, sa kanilang paningin, siya ay banal. Ngunit sa paningin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay disobedient. At dahilan dyan, tutupukin, wawasakin siya sa apoy. Gaano man kabanal na banal, kabait-bait na mama, napakarami ng non-Muslim na napakababait. Matulungin sa kapwa, charitable, minsan sobra-sobrang kayamanan kung magbigay ng donasyon sa mga foundation, inilang $1 million, $1 billion. May makikita ka ng mga non-Muslims. Napakababait sa kapwa, napakamatulungin sa kapwa, at napakabanal sumamba sa kanilang sinasamba. Ngunit sa dahilan po na ang kanilang sinasamba ay walang karapatan na sambahin ang rebolto, santo, propeta, tao, anumang nilikha, walang karapatang sambahin. Dahilan po dyan, sama-sama ang kabanalan na gawain na iyan, tutupukin sa apoy. Tasla na ranhamia, 88 verse 4. Sila ay papasok sa mainit na naglalagablab na apoy. So tulad ng sinabi po natin, marami kang makikita na non-Muslims, napakaganda ng ugali, napakabait, napakamagalang, napakamatulungin sa kapwa. Lahat na halos ng bertud na sa kanya. Maawain sa kapwa, hindi nakapagsasalita na masasaktan ang damdamin mo. Napakabait na tao. Marami kang makita na non-Muslim, lalo na sa kakristyanuhan. Dahil tayo ng mga Muslim sa Pilipinas, ang kasalamuhan natin na non-Muslim ay Kristiyano. Bihira tayong makasalamuhan ng mga Hudyo. So marami kang makikita ng mga kakristyanuhan na napakababait. Matulungin, magalang, maasikaso, napakalinis ng budhi. At napakabanal sa mga gawain na pagsamba. Yung kanilang salapi, gagastusin nila sa kanilang pagsamba, sa kanilang sinasamba. Ngunit tulad ng sinabi natin, hindi ang sukatan ng kaligtasan ay ang pagsamba lamang, kung pagsamba lang ang pagbabatayan, kundi ay pagsamba sa tunay na dapat lamang sambahin. Kahit gaano ka kabanal, banal, banal sa lahat ng kabanalan, sinasamba mo, walang kapangyarihan. Sinasamba mo, hindi Diyos. Sinasamba mo, rebolto. Sinasamba mo, kahoy. Sinasamba mo, bato. Sinasamba mo, bundok. Sinasamba mo, buwan. Gaano ka man, kabanal na banal. Sa lahat ng gawain mong kabanalan, hindi ka makakaligtas. So therefore, hahanapin mo ang totoong sinasamba. At ang papasukan po nila na apoy ng impyerno ay nasa maximum level of intensity. Pinainit ng thousands upon thousands of years. Maitim na maitim na maitim na ang impyerno apoy sa panahon na papasok ang mga residente, mga mananahanan sa impyernong apoy. Sobrang init, katakot-takot na init. Na pagtutupukan sa mga walang sampalataya. Mantakin mo po, ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat at lahat-lahat ng kakailanganin mo sa ibabaw ng mundong ito. Pagkain, inumin, hangin, talino, katawan, ganda ng katawan, kalusugan, balat, buhok, everything dito sa mundo, ibinigay sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa alip na siya ang iyong tunay na pasalamatan at sambahin at purihin, ang pinasalamatan mo ay walang karapatan na pasalamatan.
ang sinamba mo ay walang karapatan na sambahin. Ang pinuri mo ay walang karapatan na purihin. Kahoy, rebolto, bato, santo, propeta, anumang nilikha, walang karapatan na sambahin. Dahil katulad mo rin yan na nilikha. At dahilan dyan, sa impyernong apoy po, natural magugutom ka dahil may katawan ka. Bubuhayin ka muli, katawan ulit, physically. At magugutom ka. At anong ipapakain sa'yo? Just think about this. Tulad ng sinabi natin, matagal na po ang 100 years na enjoyment mo sa ibabaw ng lupa. Kaduluduluhan, mamamatay ka rin. Lahat tayo mamamatay. Sa buong buhay mo, ginugol mo ang panahon mo, ginugol mo ang lakas mo, ginugol mo pati salapi mo sa pag-aakala na ang pinaglilingkuran mo, ang sinasamba mo, ay tunay na sinasamba na iyon pala ang lahat ng action na iyong ginagawa sa pagpukol, sa pagsamba, sa hindi sinasamba, ay disobedience sa dapat na sambahin. At dahilan diyan, pakakainin po sila ng nakakalason na matinik na halaman mula sa impyernong apoy. Ito po, katibayan, bago sila pakainin, paiinumin muna ng kumukulok tubig na mula sa kumukulo na bukal. Alam niyo yung ilog? May mga bukal na lumalabas yung tubig. Spring kung tawagin. Kumukulo. At yung kulo na yan ay maximum level din. Lahat maximized ang level ng init. Maximum level. Tusqa min aynin aniya. Sila ay paiinumin mula sa isang kumukulo na bukal. Allahu Akbar. Papapasukin sa impyerno. Naglalagablab na apoy. Maximized level ng init ng apoy. At sila ay paiinumin ng tubig na mula sa bukal na kumukulo na maximized din ang init. Sa impyernong apoy po na maximize ang init. Kahit anong ilagay mo dyan, tupok, durug, tunaw sa sobrang init. At hindi ka mamamatay. Mabubuo ka uli at tutunawin muli. Mabubuo ka uli at tutunawin uli. Forever. Allahu Akbar. Napakabait-bait mo nung nandito ka sa mundo, sa iyong kapwa. Ngunit hindi mo pinaghandaan ang kabilang buhay. Ang pagiging mabait sa sarili mo. Matulungin ka sa kapwa, ngunit wala kang tulong sa kapwa mo, sa sarili mo, na dapat ipagtanggol mo sa kabilang buhay sa pamamagitan ng tuntunin mo ang tama na dapat sambahin para ikaw makaligtas. Tulad ng sinabi natin, matapos painumin ng kumukulo na bukal, anumang laman loob mo, agnas lahat. At pagkatapos, pakakainin ng pagkain na matinik, na nakakalason. Galing impyernong apoy. Laysa lahum ta'amun illa min dhari'. 88:6. Chapter 88 verse 6. Quranul Karim. Walang pagkain. Walang pagkain ang nandoon para sa kanila, kundi isang nakakalason na matinik na mga halaman. Allahu Akbar. Kundi isang nakakalason na matinik na halaman. Inihanda sa mga walang sampalataya. So ito po ang ating mensahe sa inyo mga kababayan. All your life, you are spending on something that you believe it's good. Pagiging mabait sa kapwa, na talaga namang good. Pati nga hayop, mabait ka pusa, aso,
kambing, manok, napakababait. Tao pa kaya? Matulungin sa kapwa, yung mga super mayayaman, billion dollars ang kanilang idinodonate sa mga foundation. Napaka mapagkawang gawa, bukas ang kalooban. Sa pag-aakala na sila iligtas. Saliksikin po ang katotohanan. You spent your entire life, your time, your effort, your wealth for nothing. Ito ang magiging kalalagyan ng walang sampalataya. Dini-describe natin. Baka sakali po maantig ang damdamin ng nanonood or nakikinig. Na magnilay-nilay mag-isip-isip po. Baka sakali, taupikan ng Allah. Yaong halaman na yaon po ay galing sa impyernong apoy. Si Ali bin Abi Talha ay nagulat mula kay Ibn Abbas na wakahabagan sila ng Allah na sinabi nito na isang puno mula sa impyerno. Source natin At-Tabari, Volume 24, Hadith 385. Ito niya ang pinakamasaklap, pinakamasama, pinaka kasuklam-suklam na pagkain. So makita mo, walang inumin kundi kumukulo na bukal, walang pagkain kung hindi nakakalaso na matinik, ay ibig sabihin ng puno ng tinik na halaman, pag kinain mo yun, bara-bara sa kalublooban mo. Matinik ka lang ng isang tinik na isda, hindi ka na mapakali, ano pa kaya kung ipapakain siyo. Dahil gutom na gutom ang tao doon, susunggapan nila ng gutom na gutom ang pagkain na galing impyernong apoy na lason at matinik na halaman. Pagkain po na hindi nakakapagbigay ng nourishment at hindi nakakapagpapawi ng gutom. La yusminu wa la yughni min ju 88.7. Na hindi nakakapagbigay ng nourishment. Ni hindi nakakapagpapawi ng gutom. Tinutukoy yung pagkain, ibinigay. Ibig sabihin, dahil yung mga tao na iyan ay gutom na gutom. Anumang makita nila na pagkain, susunggaban. Sa sobrang kagutuman, ilang taon na nanduroon bilang parusa na ang kanyang atraso noong siya ay nandirito pa lang sa mundong ito. Hindi niya pinagsumikapan na kilalanin sino ang nagpadala sa kanya sa mundong ito. Hindi niya pinagsumikapan na kilalanin sino ang lumikha ng kanyang mga mata na kumukurap. Hindi niya pinagsumikapan na alamin sino ang dapat ng kanyang sasambahin na sinasamba ng lahat ng sinugo. Gaano ka man kabait-bait sa kapwa, hindi mo mariredeem biyang napakalaking atraso sa lahat ng atraso ang hindi kumilala, hindi sumamba sa tunay na dapat at karapat dapat lamang na sasambahin. Mga kapatid, sa pananampalataya, ganyan po ang buhay ng torture sa impyernong apoy. Para sa mga yao na tumutol, sumampalataya. Para sa mga yao na tinalikdan ang tunay na pananampalataya, para sa mga yao na tumutol na tanggapin na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Diyos ni Hesukristo, maliban sa Diyos ni Abraham, maliban sa Diyos ni Muhammad, maliban sa Diyos ni Moses, maliban sa Diyos ng lahat ng sinugo at ng mga propeta na walang iba kundi ang Panginoong Allahu Subhanahu wa Ta'ala, na kung tawagin Jesus sa Aramaic Eli, si Moses sa Hebrew Elo, at si Muhammad sa Arabic Allah, sumakanila nawa ang kapayapaan. Ito po ang realidad. Pinagod, nagpakapagod-pagod sila sa ibabaw ng mundong ito.
sa mga gawain po na walang maidudulot sa kanila, walang kapararakan, walang kapakipakinabang sa kanila pagdating sa kabilang buhay. Halimbawa po, isang tao, nakatira ka ng Maynila at lilipat ka ng ibang bayan. Yung tinitirahan mo rito sa Maynila, pansamantala ka lang na nangungupahan. Yung lilipatan mo saan mang bayan ay permanent na, iyong iyo na yun. Ibinigay sa iyo. May nagregalo sa iyo ng house and lot. Sabi niya, doon ka na tumira. Matagal ka lang nangungupahan sa Maynila. Ito, bigay ko ito sa iyo. Kawang-gawa. Anong ipapadala mo roon? Lahat ng gamit mo. Refrigerator mo, TV set mo, mga appliances mo, kung ano-mano mga furniture mo, lahat ng mga gamit mo na mga mahahalaga sa iyo, siguradong-sigurado, ipapadala mo roon para paglipat mo roon, pakikinabangan mo. Ganoon din po ang paglipat sa kabilang buhay. Ang ipapadala mo sa kabilang buhay ng mga good deeds mo sa mundong ito ay yaong mapapakinabangan mo pagdating mo sa kabilang buhay. Mga gawain na kalugod-lugod sa Panginoon na siyang lumikha sa iyo. Mga gawain na ibada, mga gawain na pagsamba. Paano mo mapapakinabangan sa kabilang buhay yaong mga gawain mo rito na charity? Kawang-gawa, kabaitan, gumasto ka ng ilang milyones para ipamigay sa mga dukha, mga mahihirap. Paano mo makakamit ang gantimpala sa mga kawang-gawa na iyan sa kabilang buhay? Iwala kang sampalataya. The first requirement is you are a believer in the oneness of the Almighty Allah. Hindi tatlo na Diyos, hindi dalawang Diyos, hindi sampung Diyos, kundi oneness na ito ang sinasamba ng lahat ng sinugo mula pa sa panahon ni Adan. So nagpadala ka ng mga apartments doon sa lilipatan mo. Ngunit pagdating mo doon sa lilipatan mo, hindi ka makakapasok. Wala kang susi ng bahay na lilipatan mo. Paano ka makakapasok? Wala kang susi. The key to paradise. The kalima. La ilaha illallah. Walang Diyos maliban sa Allah. Ito po ang susi sa paraiso. So ipinadala mo ang lahat ng mga gamit mong mamahalin. Pagdating doon, hindi ka makapasok. Wala kang susi. So itong paninirahan natin sa ibabaw ng mundo na ito, pag-iipon. Actually, itong maigsi na buhay sa mundong ito ay pag-iipon ng something na kalugud-lugud sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Mga good deeds, mga charity, at kung ano-ano pang mga gawain na ibada, mga gawain, acts of worship, na ipinapadala mo roon, minuminuto, sigusigundo, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, nagpapadala ka sa kabilang buhay para kapag nandoon ka na. At tiyak naman pupunta tayo doon. Walang sino man dito na matitira dito. Matagal na. Yung 100 years. Tandang-tanda mo na niyan. Dito sa mundo. Lahat po tayo lilipat. Hindi ka pwedeng lumipat na hindi ka muna mamamatay. Ang kamatayan is the doorway to the next dimension of life. Kapatid sa pananampalataya, lahat ginawa mo, sayang ang mga kabaitan mo, sayang ang mga ginugol mo, sayang ang salapi, panahon at kung ano-ano ginawa mo. Kung ang sinasamba mo ay magliligaw sa iyo, ikaw ay magiging kasama ng mga naligaw na wawasakin. Nagpakahirap-hirap, ngunit wawasakin. Nagpakapagod-pagod sa mundong ito, ngunit wawasakin sa kabilang buhay. Ulitin natin, amilatun nasiba, nagpakahirap-hirap sa makamundo na gawain, hapong-hapo sa kabilang buhay sa impyerno. Pinagod nila ng husto ang kanilang mga sarili for nothing. Dito sa mundo, yes, tumanggap ka na award. The most charitable man of the year. Okay, tumanggap ka. Hinangaan ka ng mundo. Pero dito lang yan sa mundo. Sa kabilang buhay, wala.
wala ka na ipon. Tulad na sinabi natin, ang buhay sa mundong ito, pag-iipon ng baon sa kabilang buhay. Na siguradong lilipat tayo doon. At ang maninirahan doon ay forever. Makikita mo yung mama. Nagpakahirap-hirap only for himself. Only for his loved ones. Only for his families. Dito sa mundo. Hindi. Para sa kanyang sarili, para sa kanyang loved one, para sa kanyang pamilya, sa kabilang buhay. Ang pinag-usapan po natin ay kabilang buhay. There is life after death. Kung nagawa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala likhain ng universe from nothing, yung pakaya ikaw i-recreate muli, para buhayin muli, ang binakaya, there is life after death. Pag-alis ng katawan mo sa kaluluwa, pag-alis ng kaluluwa mo sa katawan mo, bangkay, lifeless, bubuhayin ka muli, magkakaroon ka ng another katawan. Na doon muli ipapasok ang iyong kaluluwa para tanggapin ang gantimpala ng paraiso or para tanggapin ang gantimpala din. Gantimpala ng impyerno. Para yung gantimpala. Pala yung reward. Reward ng hellfire or reward ng paradise. Mga kapatid, sa pananampalataya, sapagkat po napakaigsi ng oras, tinitingnan natin yung oras, humigit na po sa 37 minutes ang ating naubos. Dito pa lang tayo sa paglalarawan ng mga taga impyerno. Lumaktaw na po tayo at pumunta na tayo sa buhay naman ng taga-paraiso, ng mga mananampalataya. Matapos natin mailarawan kahit bahagya yung terribleng buhay sa impyerno. Ngayon po, nagkaroon ka na ngayon ng idea, general idea of what is the most paramount, the most important thing in this dunya, in this world. Mag-isip ka. Hindi ang mga sasakyan mo, hindi ang mga lupain mo, whatever, kung hindi ano ikaw magiging in the next life. What shall I be in the next life? This is the greatest decision of our life. What shall I be after my death? Ano ako magiging matapos na ako ay mamatay at buhayin muli sa araw ng paghukom? Dumako tayo sa mga mananampalataya.